experience to for me, Ina and Alex. Lalo na sa akin kasi I get to learn something new when it comes to cooking Filipino foods. Actually, hindi ko alam yung adobong matwa. Ngayon lang din ako na enlightened about sa original and traditional way of cooking adobong matwa. Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea. Papunta kami ngayon sa Philippine Embassy kasi invited kami ni Ina na mag-participate sa program ng Philippine Embassy, yung Eskwelahan sa Embahada. Since ang buwan ng August ay buwan ng wika ba? Tama ba ako? Correct me if I'm wrong. So meron palang programa ang Philippine Embassy every year na kung saan nag-iimbita sila ng multicultural families para mag-participate sa ganung event nila. And this year, mother and daughter bonding. Yun yung mga invited yung mga half Filipino, half Korean kids together with their Filipina moms. This week, ang tema nila ay pagkaing Pilipino. Tapos next week, kulturang Pilipino. First time naming magpa-participate ni Ina sa ganitong event ng Philippine Embassy. Kaya excited kami pareho. Si Alex ang aming driver for today's video. Ayan. Hi, Ina pa! Ina is there. Hi, baby! You're wondering where Tuki is? He has his own schedule kasama ang kanyang mga friends. So samahan nyo kami ni Ina ngayong araw na to. Ano kaya ang lulutuin or gagawin naming Filipino food? Anyway, excited ako. Excited na kinakabahan kasi kahit sanay akong magsalita in front of the camera, ma'am, yung totoo, hindi ako sanay sa maraming tao. Nagkaka-anxiety ako, natitense ako, tapos pinagpapawisan talaga ako kapag I'm surrounded with people na hindi ko kilala. Alam niyo yung kailangan ko ng time para mag-adjust sa lugar and sa mga taong kasama ko. Yun yung isa sa mga gusto kong ma-overcome eh. Hindi alata sa akin, no? Pero ganun ako. Nandito na kami sa Philippine Embassy. Are you excited? Hindi siya excited. Sa sobrang tense ko, napaihi to na yun. Magsuklay lang. Come baby, retouch, retouch. Tatawagin daw kami. Ang tagal kong hindi nakarating dito sa Philippine Embassy. Ang dami ng changes. Ang ganda na. Ang mga kids dual citizen ba sila? Hindi. Ayaw ni Alex. Ako lang ang may dual citizenship. May nagtanong kung BBM ba ako. To tell you honestly, hindi. Ever since, hindi. Anyway, ayoko na pag-usapan ng politics. Pero hindi po ako BBM. Para masagot yung nagtanong. Alex can join us. Na-meet ko na si Ma'am Fatima. There. She's there. Nagulat siya kasi big girl na si Ina. Parang nung nanonood daw siya ng mga vlogs namin, ang liit-liit pa. While waiting, mag-embassy tour na tayo. So dito sa room 102, passport, visa, pag-ibig, cashier, and other service. Sa room 101, office of the consul, vice consul, cultural section, civil registry, notarials, assistance to national section. Ito pala yung buong, ito pala yung ano, buong floor. Yan. First, second, third, and
airport. Dito ako kumuha ng dual citizenship. Ang laki ng ano, pinagbago. Na-renovate talaga nila itong Philippine Embassy. Madami din kaming magpa-participate sa cooking. Wow! So, ito na yun. Si Mr. Alex po pwede po. Siguro dyan na lang. Na pa. May desk kami. Chonggan. I think we're gonna cook pancit canton. For today's video, we're going to cook pancit canton. Ito na yung mga ingredients. Yan. Water. Ay, may pot holder. Yan. Portable range. Pan. Open natin. Nandito na lahat ng mga ingredients. Kompleto. Are you ready to cook with mommy? Curious. Para, ano tawag nito? Dapat may contest sa pasarapan ng luto. From here, makikita ang Namsan Tower. Madami na kami, ay. Nahihirapan akong mag-adjust sa mga ganito. Buti na lang kasama ko si ano, Alex and Ina. Pag mag-isa lang ako, baka naiyak na ako dito. Eh, anyong sa'yo? Anyong mabuhay! On behalf of the Philippine Embassy, I'd like to welcome you all to our 2024 Eskwelahan Setup. We hope that this afternoon's activity will help you reconnect to the Philippines and Philippine culture and heritage. To our Korean friends and friends from other countries, we hope that you will enjoy this activity with your family. Again, we wish you all a fun and a delicious and happy afternoon with us. Mabuhay po kayong lahat. Salamat. Kamsahamnida. Kamsahamnida. We're gonna start cooking now. The first one is the adobong matwa. May explanation na. Pancit canton and halo-halo. Okay. May assistant kami. Successful ang aming pansit kanto ni Ina. Oh. Okay po ba? Okay. Okay.
Okay, dana ang aming pansit canton ni Ina. Do. Sarap. Kenchanchi. For dinner. Ay, nagutom si Ina. Gutom na. So, kain tayo ng aming niluto ni Ina. Fairness, masarap. Ganito lang pala kadali magluto nito. Pag gutom ka, lahat masarap. May hapunan na kami. This time it's adobo na. Marinated ang corn natin sa adobo ng kuwais. Magandang experience to for me, Ina and Alex. Lalo na sa akin kasi I get to learn something new when it comes to cooking Filipino food. Like yung pansit canton, sobrang easy lang niya palang lutuin. And then this time yung adobong matwa na traditional way of cooking adobo, walang soy sauce, minarinate lang sa garlic, vinegar, and salt. So, actually, hindi ko alam yung adobong matwa. Ngayon lang din ako na enlightened about sa original and traditional way of cooking adobong matwa. Kulay puti, oh. So, wala talagang soy sauce yung original adobo. Yung tuba, yun pala yung old way of preserving meat ng mga Filipinos dati. Nilagay ko na yung marinade. Ito na yung sa halo-halo habang hinihintay ang adobo. Making halo-halo, divided into two, ina yan. Si Alex nag-e-enjoy. Bahala.
something? Oh. Nakakatawa din kasi may bonding ang mga Filipinos together with PhilCorp kids. Tapos nakapagluto din ng Filipino dishes. So, pauwi na kami. Sana nag-enjoy kayo sa video na to and nagkaroon kayo ng idea sa mga programs and events ng Philippine Embassy. If you are new to my channel, please consider subscribing, like, and share. Stay safe everyone! Bye! Uwi na kami! Bye-bye! Yan ang Philippine Embassy dito sa South Korea. Madaming Philippine stores and restaurants around here. Feel na feel ko yung name tag ko. Tunit. And yung kainat, tinanggal niya na. Mainit. Sobrang init. Pero nag-enjoy ako sa experience namin today. Sobra. Wala lang. Natuwa lang ako sa program ng Philippine Embassy. Nakaka-proud na naimbitahan kami na mag-participate. Diba? Tsaka alam niyo ba, hindi ako nag-register. Personally, in-invite ako ni Ma'am Fatima kasi siya ay aking subscriber. So, level up tayo to netizens. Bye-bye. Love you.